Oo, siya si Amanda Tuason, ang magiging nani ni Liam. Pagpapakilala ni Lance kay Amanda sa kanyang asawa. Pinakatitigan mabuti ni Chloe si Amanda. Sabay na ningkit bigla ang kanyang mga mata. Nang mapagtanto niya na halos magkasing edad lang pala sila ng magiging nani ng kanyang anak. Kaya nagtataka niyang binalingan si Lance. Lance, ang akala ko kasing edad lang ni Mama ang kukunin mo. Hindi mo naman nabanggit sa akin na around age lang pala natin. Sarkastikong puna ni Chloe. Napansin din ni Chloe ang magandang mukha ni Amanda at ang makurba nitong katawan. Suot ang hapit na dress. Hindi maiwasan mainis ni Chloe dahil sa uri ng pananamit nito. Dahil hindi akma ang suot niya sa lugar na kanyang pinuntahan. At higit sa lahat, hindi akma para sa mga mata ng asawa niya. Dahil kahit siya mismong babae, alam niyang nakakaakit talagang suot nito. Love, hindi ko nga rin alam. Ang sabi niya ay nagkamali lang daw ang agency niya about her age. Paliwanag ni Lance dahil alam niya kung anong natakbo sa isip ni Chloe sa mga oras na to. Kilala niya ang asawa na mabilis ma-insecure sa mga babaeng nakikita niya. Kahit na alam niya naman na mas maganda siya kumpara sa kanila. Kaya sunod-sunod na lang ang naging pagtikhim ni Lance. Aware ka naman na pagiging nani ng anak namin ang magiging trabaho mo rito sa bahay. Pero bakit ganyan ang suot mo? Wala ka bang disenteng damit? Pamumuna ni Chloe kay Amanda nang muli niya itong balingan na bigla nitong ikinapula dahil sa labis na hiya. Chloe, you're too harsh. Sita ni Lance, ngunit hindi pa rin nagpatinag si Chloe. Lance, look, we offered a decent job bilang tagapag-alaga ng bata. Tapos pupunta siya rito na nakasuot ng ganyang klase ng damit? Kahit naman siguro sino ganito rin ang iisipin. Babysitter ang kailangan ng anak ko, hindi dancer ng club. Diretsuhang paghayag ni Chloe. Napahawak na lang sa magkabilang sentido si Lance. Sumakit bigla ang ulo niya matapos nilang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Hindi naman maipinta ang mukha ni Amanda, sabay na patungo na lang. Alam niyang may punto si Chloe sa sinabi nito tungkol sa kanyang pananamit. Sige po ma'am, hindi na po ako tutuloy. Hanap na lang po kayo ng iba na magiging nani ng anak niyo. Pasensya na po kayo sa paraan ng pananamit ko kung hindi man kaaya-aya sa paningin ninyo. Sadyang ganito lang po ako manamit, sabi ni Amanda, sabay kuha niya ng kanyang bag at folder. Bigla namang nakaramdam ng awa si Lance para kay Amanda at akmang pipigilan niya ito nang maunahan siya ni Chloe. Wait! Pigil ni Chloe kay Amanda nang tatalikod na sana ito para sana tumungo sa pinto. Bakit po ma'am? May gusto pa po ba kayong sabihin? Tanong ni Amanda nang muli siyang bumaling kay Chloe at Lance. Huminga muna ng malalim si Chloe bago muling magsalita. Alam niya sa sarili niya na mali siya dahil nauunahan siya palagi ng ugali niyang mapanghusga. At susubukan niya ng baguhin ang negatibo niyang pag-iisip simula ngayong oras na to. Don't go. You can stay here and be the nanny of our son. I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo kanina. I didn't mean it. Hindi inaasahang paghingin pa umanhin ni Chloe kay Amanda na ikinagulat ni Lance. Hindi makapaniwalang napatitig si Lance sa mukha ng kanyang asawa. At unti-unting sumilay ang ngiti sa mukha niya nang mag-sink in sa isip niyang sinabi ni Chloe. Ngayon lang ito tumanggap ng pagkakamali sa harap ng ibang tao. This is new. Wala sa loob na sabi ni Lance, pero hindi na lang pinansin ni Chloe ang sinabi ng kanyang asawa. Ayaw na sanang tanggapin ni Amanda ang trabaho dahil inaamin niyang nasaktan talaga siya sa mga sinabi ni Chloe sa kanya. Pero nang magtama ang mga mata nila ni Lance, ay bigla siyang nabuhayan ng loob sa hindi malamang dahilan. Kaya kaagad na umaliwalas ang mukha niya, sabay nakangiti niya nang binalingan si Chloe na masyagang naghihintay ng kanyang sagot. Wala na po sa akin yun ma'am, kalimutan na lang po natin ang nangyari, sagot ni Amanda habang nakangiti pa rin na parang walang nangyari. Good, it's up to you kung kailan mo gustong mag-umpisa, sabi ni Chloe gamit ang malumanay niya ng boses. Ayos lang po sa akin kahit bukas na bukas din ay mag-umpisa na po ako, masayang sabi ni Amanda habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Chloe. Tahimik lang na nakikinig si Lance sa kanilang naging usapan. Masaya siya hindi dahil pinigilan niya si Amanda, kundi dahil alam niyang sinisikap ng asawa niyang baguhin ang kinaugalian nito. Bring all your things tomorrow dahil stay in nanny ka. Paglilinaw ni Chloe kay Amanda. Opo, nakalagay naman po sa pinirmahan kong kontrata na stay in po talaga ako. Segunda ni Amanda.
So, everything is now settled, Miss Tuason. You can go home and come back tomorrow. Sabi ni Lance at banayad niya itong nginitian. Sige po, alis na po ako. Marami pong salamat sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Pasalamat ni Amanda. Bago siya naglakad palabas sa tuluyan nang nawala sa paningin nila. Naiwan silang mag-asawa sa living room habang si Chloe ay nananatili pa ring tahimik na parang kailalim ng iniisip. What's wrong, love? Kunot ang noong tanong ni Lance kay Chloe dahil agaw pansin ang pagiging tahimik nito. Tama bang ginawa ko? Bakit pakiramdam ko bandang huli ay pagsisisihan kong siya pa rin ang kinuha nating nani? Nag-aalala ang pag-amin ni Chloe sa asawa habang kagat-kagat niyang hinlalaking daliri. Ayun ka na naman sa pag-overthink. Ang akala ko ba ayos na kanina? Dismayadong sagot ni Lance habang nakatingin sa asawa niyang hindi mapakali. Kung yan naman palang natakpo sa isipan mo, bakit mo pa siya pinigilang umalis kanina? Sana hinayaan mo na lang siya mag-back out. Angil ni Lance sabay na pailin. Can I call her and tell her not to come back to... Hindi na natuloy ni Chloe ang sanang sasabihin niya na magsalita ulit si Lance. That's very unprofessional. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo na magpapaasa ka ng tao dahil lang dyan sa pagiging delusional mo. Pagalit ni Lance kay Chloe. Bakit mo ba ako sinisigawan? You can talk to me in a low tone. But here you are. Akala mo naman related ka dun sa tao. Bulyaw rin ni Chloe sa asawa. Biglang natahimik si Lance sa sinabi ni Chloe at napagtanto niyang sinabi nito. Bakit nga ba siya nagiging overreacted? Tila lumambot ang ekspresyon ng mukha niya at kinuha niyang isang kamay ng asawa sabay pinisil ito. I'm sorry, love. Alam mong pagdating talaga sa mga empleyado ay malambot ang puso ko. Hindi ako kagaya ng ibang employer dyan na walang pakialam sa nasasakupan nila. Kilala mo akong ganito. Pag-aalo ni Lance sa asawa. Kilala nga kitang ganyan, pero nakakapagtaka lang na ganoon kabilis mag-switch ng emotions mo dahil lang sa babaeng yon. Naniningkit ang mga matang sabi ni Chloe. Ito na naman ba tayo, Chloe? Pati pa ba yun pagseselosan mo? Oh, come on. Ikaw ang nagbibigay ng ibig sabihin sa lahat ng bagay kahit wala namang kahulugan. Asik ni Lance. Napakagat labi na lang si Chloe dahil sa frustrations na nararamdaman. Lumalabas pa rin talaga ang likas niyang ugali kahit anong pagpipigil niya. You know what, love? Sana nagpakatotoo ka na lang kanina kung ayaw mo talaga. Kita sa'yo na nakonsensya ka lang kaya pinigilan mo siyang mag-back out. Tapos ngayon gusto mo siyang tawagan para sabihin na nagbagong isip mo. Hindi magandang pag-uugali yan. Pag-uusig ni Lance at napahawak sa batok. Fine, hindi na. Pagsuko ni Chloe, pero walang emosyong mababaka sa kanyang muka. Ayaw na lang ni Chloe na humaba pa ang pagtatalo nila. Dahil lang sa nani ni Liam, total ay kasalanan niya naman talaga. Sa susunod, pag-isipan mo muna mabuti bago ka magdesisyon ng isang bagay. Pangaral ni Lance sa asawa. Dumako ang tingin ni Chloe sa kanyang cellphone nang magring ito mula sa bulsa niya. Kinuha niya ito at tiningnan muna kung sino ang nasa caller ID. Ngunit nagtaka siya nang mabasa ang pangalan ni Gio, ang nakababatang kapatid ni Lance, kaya agad niya ring sinagot. Yes, Gio, napatawag ka. Bungad ni Chloe kay Gio sa kabilang linya at nagtatanong na tiningnan ni Lance si Chloe. Kahit siya nagtataka rin bakit tumawag ang kapatid niya kay Chloe, alam nilang hindi ito tatawag kung walang kailangan. What? Gusto mo magbakasyon dito sa bahay ng isang buwan? Sigurado ka ba dyan? Baka naman dito ka pahanapin ng mga girlfriends mo. Tanong ni Chloe kay Gio na may kasamang biro. Ano? Magbabakasyon si Gio dito? Gulat na tanong ni Lance kay Chloe. Ngunit sinanyasan lang siya nito na tumahimik na muna. Oh, sige, sige. Kayo na lang ng kuya mong mag-usap mamaya ng personal about your reasons for staying here. Sabi ni Chloe, sabay ibinaba niya na ang tawag at humarap kay Lance. Bakit ikaw ang unang tinawagan ni Gio instead of me? Tanong ni Lance na may himig ng pagtatampo. I don't know. Ang sabi niya, hindi ka raw sumasagot sa tawag niya kanina pa. Sagot ni Chloe sa asawa. Naalala ni Lance na nasa kwarto nga pala nilang cellphone niya. Ano pang sabi niya? Tanong ulit ni Lance. He wants to stay here for a vacation dahil gusto niya raw kayong makasama ni Liam. Pero hula ko talaga gusto niya lang takasan ng mga babae niya. Naiiling na sabi ni Chloe. Kilala niya ang kapatid ng kanyang asawa na nuknukan ng pagkababaero.
Kaya nagpapasalamat talaga si Chloe dahil hindi ganun si Lance. Kinabukasan ay kasalukuyang naghahanda si Chloe ng breakfast nang biglang tumunog ang doorbell. Wala si Yaya ising dahil inutusan niya itong mamalengke at si Lance pumasok na sa office kaya dalawa lang silang naiwan ni Liam sa bahay. Tinanggal na muna ni Chloe ang suot niyang apron at saka siya naglakad patungo sa labas ng gate para tingnan kung sinong nagda-doorbell. Pagbukas na pagbukas niya ng gate ay biglang umaliwalas ang mukha niya nang bumungad sa kanyang brother-in-law niyang si Gio. "Gio, ang akala namin next week ka pa darating." Gulat na tanong ni Chloe, sabay casual niya itong niyakap. Gumanti rin ito ng yakap sa kanya at agad din namang humiwalay. "Hindi kasi ako makapaghintay na makita ang gwapong-gwapo kong pamangkin. Ang tagal na kasi nang huli ko siyang nakita. Baby pa siya that time." Magiliw na sagot ni Gio na bahagyang ikinahagik-hik ni Chloe. "Sandali lang, lalawakan ko ang bukas ng gate para makapag-park ka sa garahe ng kuya mo." Sabi ni Chloe at tumungo sa tarangkahan para buksan pang mas malaki pang gate. "Let me help you, ate." Alok ni Gio at siya nang nagbukas ng malaking gate para hindi ito mahirapan. Nang tuluyan ng nakabukas ay tumungo si Gio sa kanyang sasakyan at pumasok sa driver's seat para ipasok ang kotse niya sa loob ng garahe at bumaba rin kaagad. "Sakto ang dating mo kakatapos ko lang maghanda ng breakfast, kaya halika na sa loob ng makakain na tayo." Sabi ni Chloe nang makababa si Gio mula sa sasakyan. "Gutom na nga rin ako at pagod sa biyahe at the same time." Reklamo ni Gio sabay himas sa tiyan. Lihim na natatawa si Chloe dahil kita niyang may pinagmanahan talaga si Liam bukod sa daddy niya. Kuhang-kuha rin ang anak nila ang kakulitan ng Tito Gio niya, pati ang panakanak ang mga galaw nito. Sabay na silang naglakad papasok ng bahay patungo sa dining room at iginiya ni Chloe si Gio sa bakanting upuan ng lamesa. "Maiwan na muna kita dyan, puntahan ko lang si Liam sa kwarto niya, siguradong kanina pa yun gising." Paalam ni Chloe at naiwan si Gio mag-isa sa hapagkainan. Nilibot niya ng tingin ang kabuuan ng bahay nila at dumako ang tingin niya sa malaking picture frame ni na Lance, Chloe at Liam na nakasabit sa dingding. Sumilay ang banayad ng ngiti sa mga labi ni Gio dahil masaya siya para sa kapatid niyang may sarili ng pamilya. Samantalang noon ay kasakasama niya lang ito sa mga kalokohan at pambababae, pero iba na ngayon. Maayos at tahimik na ang buhay niya kasama ang binuo niyang masayang pamilya. Napukaw ang pagbabaliktanaw niya nang biglang may nag-doorbell ulit sa labas ng gate nila. Naalala niyang nasa taas pala si Chloe kaya siya nang tumayo para tingnan kung sinong nasa labas. Naglakad siya palabas ng bahay patungo sa gate. Sabay binuksan ito at ganoon na lang ang pagkabigla niya ng mapagsino ito. Amanda? Gulat na bungad ni Gio. Gio? Gulat ding bungad ni Amanda. Kapwa pareha silang nagkagulatan dahil dati silang nagkaroon ng relasyon na nauwi lang sa malabong hiwalayan. Kaya naman hindi sila masayang makita ang isa't isa. Anong sadya mo rito sa bahay ng kapatid ko? Walang emosyong tanong ni Gio kay Amanda habang mataman siyang nakatingin sa mukha nito. Nandito ako dahil ngayong araw ang umpisa ko sa trabaho bilang nani ng anak ni Mr. and Mrs. Cervantes. Sagot ni Amanda sa kalmado niyang boses na ikinasalubong ng kilay ni Gio. Nani? Ikaw? Natatawang sabi ni Gio at halatang hindi siya makapaniwala sa sinagot nito. Bakit? May masama ba sa pagiging tagapag-alaga ng bata? Marangal ang trabaho ko kaya huwag mong tawanan. Naiiritang sabi ni Amanda. Walang masama sa pagiging nani. Ang nakakatawa lang ay dati kang hotel manager pero mas pinili mo pang maging tagapag-alaga ng bata. Sa anong dahilan? Nakangising sabi ni Gio habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Amanda. Huwag mo akong paandaran, Gio Cervantes. Labas ka na sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Pabalang na sabi ni Amanda kay Gio na ikinatawa lang nito. Oho! Matagal na akong walang pakialam sa'yo. Masyado kang assuming. Nagtanong lang naman ako. Naiiling na sabi ni Gio na siya namang biglang ikinapula ni Amanda dahil sa pagkapahiya. Sunod-sunod ang naging pagtikim ni Amanda para iwaksi ang nararamdamang pagkailang. Kung wala ka nang itatanong, baka pwede mo na akong papasukin sa loob? Sarkastikong sabi ni Amanda. Oh sure, I'm sorry. Na-carried away lang ako kaya nakalimutan na kitang papasukin. Pasok ka. Nakangiting sabi ni Gio at nilawakan niya ang siwang ng gate. Salamat.
tipid na sabi ni Amanda nang tuluyan na siyang nakapasok. Iginiyan niya si Gio papasok ng bahay. Ako na magdadala niyang bitbit mo. Akong nahihirapan sa'yo. Alok ni Gio at akmang kukunin niya ang hawak nitong dalawang malaking bag nang iiwas niya ito. Kaya ko na, piling gentleman, hindi naman bagay sa'yo. Irritabling sabi ni Amanda kay Gio na ikinatawa lang nito. Okay, ikaw ang bahala. Sabi ni Gio at nauna nang maglakad papasok sa loob at tahimik na lang itong sumunod. Sakto namang pababa na si Chloe ng hagdanan habang kalong-kalong si Liam. Halatang nagulat pa ito nang makita niya si Gio kasama si Amanda papunta sa living room. Gio! Tawag ni Chloe sa brother-in-law. Sabay naman silang napalingon sa papalapit na si Chloe habang kalong pa rin si Liam. Uncle Gio! Masayang bungad ni Liam nang makita niyang kanyang uncle habang nagtatatalon mula sa bisig ng kanyang ina. Buddy! Magiliw ding bungad ni Gio sa kanyang pamangkin at kinuha niya si Liam mula sa braso ni Chloe. I miss you, uncle! Masayang hirit ni Liam. I miss you too, little young one. Magiliw na sabi ni Gio sa bayakap ng mahigpit dito. Nakangiti si Chloe habang pinapanood niya ang anak. Habang kausap nito ang uncle Gio niya, bigla niyang naalala si Amanda na kanina pa nga pala nandito, kaya agad niya itong binalingan. Nandito ka nga pala, sorry. Masyado kasi akong natuwa sa naging reaksyon ng anak ko nang magkita sila ulit ng uncle niya. Hinging pa umanhin ni Chloe kay Amanda. Good morning po ma'am, ayos lang po. Bati ni Amanda kay Chloe nang tuluyan na siyang mapansin nito. Dala mo na ba lahat ng gamit mo? Tanong ni Chloe habang nakatingin sa dalawang bag na bitbit nito. Opo, dala ko na lahat. Sagot ni Amanda. Ate Chloe, ako nang nagbukas ng gate at nagpapasok sa nani ni Liam. Nasa taas ka pa kasi kanina. Paliwanag ni Gio. It's okay, tamang tao naman ang pinapasok mo, kaya ayos lang. Sabi ni Chloe at muli niyang binalingan si Amanda. Doon na muna kami ni Liam sa garden, maiwan na muna namin kayo. Paalam ni Gio at tinanguan lang siya ni Chloe hanggang mawala na sila sa paningin nito. Siya na po ba si Liam? Tanong ni Amanda at halata ang tuwa sa kanyang boses habang pinagmamasdan ng batang si Liam na kaaalis lang. Oo, siya ang anak namin ni Sir Lance mo. Ang makulit na bata na yun ang palagi mong babantayan pag lang naman may ginagawa ako. Nakangiting sagot ni Chloe. Ang ibig po palang sabihin ay magiging tagahalili lang ako sa pag-aalaga sa kanya. Paglilinaw ni Amanda habang tumangutango. Oo, ganun na nga. Ikaw ang magbabantay sa kanya kapag may lakad ako o may importante akong gagawin. Kailangan kasi mayroong taong tumitingin-tingin sa kanya bukod pa sa akin. Paliwanag ni Chloe. Napansin niyang mas desente ng suot ni Amanda kumpara kahapon na kulang na lang makitaan na. Natutuwa siya dahil marunong naman pala itong mahiya at makinig. Ngayon niya naisip na tama nga siguro na hindi siya manghusga base lang sa pananamit. Kamukhang kamukha po pala siya ni Sir Lance. Ang gwapong bata, namamanghang sabi ni Amanda. Walang nakuha sa akin si Liam lahat sa daddy niya. Natatawang sabi ni Chloe. Naku ma'am, akala niyo lang yun. Pero halo lang ang mukha niyo ni Sir Lance sa anak niyong si Liam. Puri ni Amanda. Kumain ka na ba? Pag-iiba ni Chloe ng usapan dahil ayaw niyang lumapat ang loob niya sa mga kagaya ni Amanda. Pero mukhang malabong makaiwas siya dahil hindi naman siya ganun kasama. Tapos na po, maiksing sagot ni Amanda. Mamaya pa ang uwi ng asawa ko, kaya kami na muna ni Nalia man nandito, so feel yourself at home. Huwag kang mahiyang magsabi kapag may kailangan at gusto ka. Informa ni Chloe na ikinatangulan ni Amanda. Salamat po ma'am. Itanong ko lang po kung saan ko pwedeng ilagay itong mga gamit ko. Medyo may kabigatan din po kasi. Nahihiyang sabi ni Amanda. Sumunod ka sa akin, utos ni Chloe at nauna na itong maglakad patungo sa magiging kwarto ni Amanda at tahimik siyang sumunod dito. Ang ganda po ng bahay niyo, wala sa loob na sabi ni Amanda habang nililibot niya ng tingin ang paligid. Maganda ba? Sa totoo lang nalalakihan nga ako sa bahay na to, mas prepare ko pa rin yung maliit lang. Hindi yung ganto kalaki na ilang bahagi lang ng bahay ang nakikilusan namin. Sabi ni Chloe habang patuloy lang sa paglalakad. Ngayon ko lang po napagtanto na simple at humble lang po pala kayo.
base sa pananalita nyo at ang akala ko po nung una ayaw nyo na sa akin. Sabi ni Amanda na ikinahinto ni Chloe sa paglalakad. Natigilan si Chloe sabay humarap siya dito at mataman itong pinakatitigan na para bang may mali sa sinabi niya. Magiging honest ako sa'yo, hindi ako ganun kasama at hindi rin ako ganun kabait gaya ng iniisip mo. Sinusubukan ko lang na magbago para sa asawa at anak ko. Pero kung ako lang ang masusunod, hindi kita para tanggapin sa pamamahay ko. Kaya lang naman kita pinigilan kahapon dahil ayokong mag-back out ka. Dahil naaawa ako sa'yo. Tahasang paghahayag ni Chloe. Hindi alam ni Amanda kung anong mararamdaman niya dahil sa pagiging prangka ni Chloe. Pero isa lang ang alam niya, base sa kilos at pananalita nito. Siya yung klase ng tao na takot maagawan. Maaagawan nga kaya ito?